Yan, okay mga katrami, ha? Meron tayong Toyota Vios na kailangan i-check. Nagpasama si Sir, bumili ng sakyan. Kung makikita nyo, chine-check ko dyan yung papel. Kung nasa tama ba yung mga papeles and kung nakarehistro and then kung nakapangalan dun sa mismong owner. And then yung chassis number and engine number. Yan yung mahalaga kapag ka nagbibili tayo ng sasakyan. And then, yan, based dito sa engine bay niya, na visual check na rin natin yan. So far, okay naman. Wala din naman tayong masabi, walang leaks, walang problem sa engine, hindi siya nag-overheat. Yan. Dito, ngayon, i-scan natin. Based dito sa scanning, wala namang lumalabas na trouble codes. Kasi, ito, biraling nang magamit. Then, madaming sasakyan sila, ma'am. Pagkakalam ko, tatlo. Kaya ibibenta na rin nila to kasi bihira nga magamit. And then, ang bibili nga pala nito is Tagabacoor. Biruin niyo, 17 years old. Nagkaroon na ng sarili sasakyan. Binili niya yung Vios, diba? Yan, based dito sa papeles, ang naging conflict lang dito is yung naka-close deed of sale and then ibibenta sana. Dapat yon is naka-open deed of sale. Ngayon, kung mapapakiusapan nga daw nila, yung dating may-ari na maggawa ng open deed of sale para less na yung papeles. Kasi kung papapangalan pa, gagastos pa sila, ma'am. Kaya medyo hassle pa rin, then maghihintay ng matagal. Dito, based dito sa kondisyon niyang sasakyan, kung makikita nyo, ang kintab ng pintura. Then itong likod. So far, okay naman, sariwa naman din itong papeles. Okay, kompleto. Dito, kung makikita nyo, auto check. After natin ma-auto check, so far, okay naman, nag-match yung dito sa scanning natin. And then, dito sa panel gauge ng ating Vios. So far, ibig sabihin, hindi siya tampered. Kasi yung iba, tinatampered. Ibig sabihin, pagka ang auto natin is 150, tapos yung iba, minsan tinatampered ng 80, minsan kalahati, minsan nga triple. Kaya ang nangyayari, ibig sabihin, laspag yung sasakyan ng di mo alam. Kasi dapat talaga, pagka bumibili tayo ng sasakyan, chine-check din yan para hindi tayo ma-hassle kapag ka nasa atin na yung sasakyan. Kasi minsan kapag kalaspag yung sasakyan is madami talagang issue na lumalabas after mabili. And then dito tayo sa Kawit, Cavite, dito tayo nag-check ng sasakyan. Yan, ito yung team. Sama-sama tayo pagka nag-check para masilip ng ayos yung mismong unit. Yan, ito ako, kasama ko yung buyer and seller, nakapag-negotiate tayo, kasama tayo nung buyer. Then after nito, in-scan ulit yan para ma-check kung okay na. And then dito, papakita ko sa inyo na nag-match yung ating odometer. Yan. Dito, yan o, kung makikita nyo, match naman yung odometer, 80,000. Then dito, kung makikita nyo rin sa panel is, yan, 80,000 din, ibig sabihin. Yan. So far, so good naman. Ibig sabihin, hindi, walang pandaraya na nangyari dito sa sasakyan. Kaya napaka-importante guys na pagka bibili tayo sa sasakyan, may kasama tayong trusted mechanic or automotive technician na mag-check sa unit para hindi tayo maloko ng iba na may issue yung mga sasakyan. Lalo na kapag fully electronic ang ating sasakyan na bibilihin, dapat ma-make sure natin na ma-scan para wala makitang problema after nyo mabili. Normal lang kapag bumibili tayo ng sasakyan is ipa-maintenance natin kasi hindi natin alam yung history, need ng change oil, linis ng brakes, and etc. Yung dapat i-conduct natin yung PMS para may guide na tayo sa susunod na dapat ito yung next nating PMS. Yun, dito nag-road test na tayo. Kasama natin yung bibili. Ito siguro mga 3 kilometers to, umiikot din tayo and then medyo inabot din ng traffic. Then yung pabalik na tayo, so far okay naman.
yung hindi naman siya nag-overheat. Then please subscribe guys, hanggang dito na lang tayo, and click the notification bell button para ma-update namin kayo sa susunod naming mga video. Marami pa tayong i-upload na video about sa car buying assistance and tutorial and troubleshooting. Okay, thank you.